Hello, Baby Bites. Welcome back to my YouTube channel. This is Gigabyte, the twinkle in your sky. Twinkle in your sky. May tanong ako sa inyo. Okay, ito ay tanong lang naman, ha? Paano kung yung inyong record at film ay kalaman nyo, wala palang boses? Ha? Okay? Walang boses? Ganun ang nangyari sa atin. Okay, nung nakaraan, nag-film ako. Tapos, nung mag-edit na ako, nalaman ko, wala palang boses, hindi na record. Hindi ko alam kung bakit na mga baby. Hindi ko alam dahil yung microphone ko gumagana naman. Okay? Pero, ayun na nga, nasa trial and error stage pa rin naman tayo. So, tingnan lang natin. Minsan gumagana siya. Madalas gumagana siya. Minsan, hindi. It's okay. It happens. Still, I'm thankful kasi nag-sponsor sa akin. Okay, so anyway, ang gagawin natin ngayon sa video na ito ay, magkakaroon, hindi, ipapakita ko sa inyo yung video na ginawa ko na kung saan tayo ay nag-grocery haul, di ba? nag-grocery haul ako. Papakita ko yun sa inyo. So parang ito ay reaction video, pero hindi siya reaction, okay? Ang tawag ito, explaining video daw. Basta ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga binili ko. Pagkatapos, kwento ko na rin kung bakit yun binili ko, ganyan. Dahil nga walang boses yung video, ibig sabihin, hindi ko na marinig kung magkano yung mga price ng ano, ng mga goods na yun. So, dahil walang price, naitapon ko na kasi yung ano ko, yung resibo ko, no? So, yun, talaga nga naman, minsan talaga may mga bagay na hindi mo inaasahan na nangyari. Katulad na laman ng bagyo ngayon, di ba? May bagyo ngayon. Katatapos lang ng ECQ, di ba? May bagyo naman. Ano ba, 2020? Ano nangyayari? Di ba? Pero hindi. We carry on. Kaya na rin ko mga Pinoy. Pinoy tayo eh. Wala tayong ano tayo. Di ba meron nga akong nabasang ano, tula na Filipinos are like bamboos, di ba? Resilient. Ibig sabihin, yung bamboo, kapag malakas ang hangin, nag-bend lang siya. Di ba? Hindi siya malaki, hindi siya mataas na mataas. Pero, meron siya kakayanan na mag-bend. Ibig sabihin, sumasabay lang siya sa hangin. So, ganun din tayo. Dapat maging mga bamboos din tayo, okay? Parang, sumabay lang tayo sa mga nangyayari. Huwag kalimutang mag-pray, di ba? Hindi natin alam kung ano mangyayari, pero dapat, isa lang ang alam natin na hindi tayo mababayaan ni Lord. Diba? Diba? Mahal na tayo. So, kahit anong mangyari, COVID, tapos ito may bagyo, magtiwala tayo sa Kanya. Okay? So, bago pa maging misa ito ng tuluyan, umpisahan na natin. Papakita ko na sa inyo kung ano, yung video na yun. Ayan. Alam niyo kung bakit gustong gusto ko itong umpisahan? Kasi iba yung angulo ko dito. Diba? So, ano, parang sa ibaba, nakaibaba kasi ako noon, nakaibaba yung, nasa itaas yung camera, tapos nasa ibaba ako, para makita yung laman sana nung kahon, di ba? So, excited ako kasi, syempre, bago yung angulo, ganyan. So, dito pinapakita ko, pero di ba, nakabukas na yung kahon. Nakakaloka. Nakabukas na yung kahon, di ba? Tapos nag-intro pa lang, nakabukas na, di ba dapat close? Oh, ayan, kinlose. Ewan ko din ba kung bakit ganyan. Minsan yung sarili ko, minsan ano, wala siyang ano, ito yung utak, ando doon siya. So, tingnan na lang natin kung ano-ano kong bibilhin. Pero, konting chika lang ha. Ito ay binili ko sa ano, diba? Sa Pure Gold. Kung gusto nyo makita yung grocery shopping day, click nyo tong link na to. Kaya dito. Okay? Ano doon lang yan, Baby Bites? Oh. Masarap mamili dito sa Pure Gold, buhay na tubig. Kasi unang-una, malapit siya sa amin. Pera na lang nung araw ng itong ECQ season. Kasi nga, sinara yung ano, yung shortcut. Para daw, ma-prevent yung mga tao na pumasok sa barangay. Kailangan i-close yung barangay eh. Stricto sila. And that is fine. Okay? So, umpisahan na natin. Umpisahan na, oh. Oh, di ba? Ang daming kuda ni Self. Hindi ko na alam kung ano sinasabi ko dyan. Di ba? Basta, doon sa ano, Pure Gold na yun, kahit na walang ECQ, maganda mamili doon kasi talagang chine-check nila yung ano, yung mga gamit mo, tapos strict din naman sila. Well, ganun din naman sa iba. Dapat naman talaga ganun. Dapat mataas yung standards natin, di ba? Umpisahan natin. Ayan na, pinapakita ko na yung resibo ko, di ba? Yung resibo kong walang wawa, bigla na wala. Hindi ko na alam kung nasaan eh. Oh, saan ako? Saan ako nagpunta? Alis-alis. Hindi ko ito in-edit ha, Baby Bites. Ito pa rin yun. Oh. May nahanap ko dito. Ayan. Sa palagi ko nagpunas ako ng pawis niya. Kasi may init pa ng time na yan eh. Ayan on. Oh, diba? Nagpunas ako ng... nagpunas ako ng pawis. Wala electric fan sa kwarto. Ngayon hindi ako pinapawisan kasi nga naulan. Mahangin na yun eh. Oh. Tayo nang tayo. Ang tagal mag-umpisa. Oh, yan. Ano ginagawa ko dito? Ayun, naglagay ako ng headband. Ewan ko, feeling ko cute ako pag may ganito. O, sige na, umpisahan na natin. Una ko minilay yan. Ang Sari Roti. Sari Roti na tinapay. Mahal siya sa gardenia. Wala na kasing gardenia nung time na yun. Shala-shala itong ano, malambot, masarap, may butter. Medyo maaligasga siya nguyain. May mas malambot pa dyan. Pero wala na. Out of stock na nung time na kumuha ko. So, ito na lang. Kasi si Mama, ang pinakamahilig kumain ng tinapay sa amin. Kami ni Tinay, hindi masyado, no? Sakto lang, saktong kain lang. Si Mama talaga yung ano, yung it's a must, parang ganyan kay Mama. No? Ayan. Nakalimutan ko na kung magkano to eh. Actually, hindi ko sinilip kung magkano yan. Basta feeling ko lang mas mahal siya sa gardenia.
Kaya pinagagalitan ako ni mama kapag ano, kapag nag-grocery kasi na. Kasi hindi yung susunod yung budget kasi hindi ko chine-check yung ano, yung price. Ganyan. O, next na tayo. Ayan, sari roti ang una. Dalawang pirasong dinapayan, nabili namin. Ay, nabili ko. Ako lang pala. O, next. Kumuha tayo ng silver swan. Suka puti. Diba? Pagkatapos, yan, ayan, yan. Nung nabili na, di ba, bumili ako ng sukang puti, no? Nagluto si Tinay ng paksiyaw. Sobrang asim. Na-carry the way yata siya sa laki ng sukang puti, no? Ng silver swan. O. Ang next na binili ko ay... Ayan, ang next na binili ay ice tray. Tatandaan ko yan, $59.50. Tatandaan, kasi chinek ko yan eh, kasi ngayon lang ako bumili niyan. Dahil nga gagamitin ko doon sa ating ano, sa aking next recipe, no? Abangan nyo kung ano yon. Okay, basta ito, $59.60. Isang piraso lang siya. Okay, sunod, ang nabinili ko ay Hansel. Ang Hansel ay paborito ko. Yan ay hinanap ko talaga doon sa ano, doon sa... Kasi hindi siya sobrang tamis, hindi siya matabang, diba? Next. Ayan, ang mga cubes, nor cubes, pork, chicken. Meron pa akong biniling beef. Pero sabi ni mama, hindi naman daw kayo palagi madalas ng beef. Ba't ako daw bumili ng beef? Dapat daw isda. Eh, wala lang. Try lang, di ba? Oh. Kasi nga, ang beef, ang shalalar, maharlikan, ang beef, di ba? Hindi naman kayo madalagi palaging kumakain ng beef. Next. Ayan, next ay ang brown sugar. Dahil kami ay mas madalas gumamit ng brown sugar kaysa sa white. Okay? Itong brown sugar na to ay kalahating kilo. 24 pesos ata ito. Hindi ko sure. O, basta ganyan. O, nahihirapan ako maghanap, diba? Kung magkano siya. Yan. Next. Ayan. Siyempre, itong time na to, bumili ako ng white sugar na 1/4. Yan ay $12.50. Okay? Naalala ko pa eh. $12.50. Kasi chine-check ko kasi ngayon yung mga ano ingredients na talagang gagawin ko na ano, na inumin. Oh, may ano na. May clue na. Inumin. O, next. Ito na. Ano tawag ito? Brownie bite. So, itong brownie bite, first time kong bumili nito kasi... Natikman ko lang siya sa co-teacher ko. Yan. Pero ang pinatikip sa akin na co-teacher ko, yung nasa malaki nalagyan, yung nasa ano, isang buo. Tapos ano siya, parang chunk-chunk siya na natudoon. Ito, iba ang packaging nito. Pero ito din yun, matamis, masarap. Mas maliliit siya ngayon sa packaging niya kasi sobrang tamis niya. Kaya kapag sumobra yung kain mo, mauumay ka. Kaya siguro maliliit lang yung kanyang packaging. Pero ang baby bites, masarap tong brownie bites, no? Brownie bites. Baby bites. Brownie bites. Baby bites. Okay, next. Yan. Ayan, Nestle Fresh. Yung milk na yan, yung fresh milk ng Nestle ay 91 something. Okay? Basta ganun, medyo maharli ka siya. Ito ay isa sa mga gagamitin natin. Alright? Sarap tong gatas na to. Pero, yun na nga, kung gusto nyo malaman kung ano ang hakul ko sa gatas na ito, panoorin nyo ang next vlog ko. Next ay ang Jolly Cow. Oh, Jolly Cow Fresh Milk. Ito ay mura. Nasa 71 lang ata. Mura. Okay, bumili tayo ng creamy latte. Nescafe creamy latte. Pero, kumuda si mother kasi daw hindi daw yan yung kanyang kape. Hindi daw yun. Diba? Hindi naman natin alam. Basta alam ko, may siya sa kape. Next! Kumuha ko ng sinigang mix. Dahil ang sinigang ay madalas namin iluto. Okay? Madali siyang iluto. Kaya parang ano siya. Kailangan siya lagi sa kusina. Ayan. Next! Unipak! Itong sardinas na ite. Ayan, masarap din yan. Sabay yan eh. Medyo mas mahal siya compared sa ibang ano, sa ibang sardinas. Pero mas mahal yung malaki, maliit lang yan eh. So okay lang din. Tapos bumili ako ng tatlo niyan. Unipak pa rin, pero yung kulay green. Isa saba, isa sa saba. Basta ganun. Mga ganitong yung pinsan ko kain natin sa. Hangin na. Yung pinapakain namin sa mga ano namin, dogs and cats namin, mga ganyan, mga sardinas. Pero, huwag parate kasi kawawa sila. Kasi naglalagas yung ano nila. Naglalagas yung kanilang katawan. Okay? Tsaka minsan kinakumakati yung katawan siguro nila. Nagsusugat. So, kayo na lang ang kumain yung mga sardines na yan. O, di ba? Next kong binili ay Lipton. Yellow. Ano talaga dito? Basta, Lipton, parang Lipton tea na yellow. Yellow label, parang ganyan. Dalawang ano yan. Kasi dalawang box yung binili ko. Kasi yung isa gagamitin ko, yung isa, parang kahit ano, syupatimbang. Kasi nga, mainom siya niya. Ayan, ang next na binili ko ay ang... ayan. Ang tawag dyan? Pamintang durog. Okay? Mura lang yan. Pero mas masarap pa rin bumili sa talipapa. Kasi mas ano, mura. And then, bumili ako ng close-up na twin. Okay? Twin pack. May pack eh. Basta yan o, twin yung laman. Pero ano, yung ano yan, yung, yan o, papakita ko.
may tag siya sa ano, sa dulo yan. Yung kulay itim, ibig sabihin may mga kulay-kulay yan. Ibig sabihin kapag itim, purely chemical, gawa sa chemicals yung ano, yung toothpaste. Kapag blue, parang halong chemical at saka natural ingredients, parang ganoon. Basta may mga may red, may blue, may green. Ang pinaka-healthy yung green. So dapat ang binili ko green. Kaya lang wala akong makita ang green or tinatamad na akong maghanap. Yan, baby wipes. Ginagamit ko lang yan kapag ano, kapag nagmumukha ako, tatanggal ako ng mukha. Okay? Kapag ano, maalis ng bahay yan, kapag tumatae, yan, ginagamit din ako niyan. Siyempre, bumili ako ng night pad. Hindi ko lang alam eh, oh. Ano ba ito? Ang likod. Ang likod mo, be. Kahit i-post ko, ang likod mo. Oh, yan lang ang huli kong ano, pinakita. Okay? Basta, lahat yan, naka 1,800 ako. 1,800. Okay? Ang konti lang, no? Ang konti lang. Wala, magdadalawang libon mo. Diba? Pero, okay naman. Masaya naman mag-grocery pa minsan-minsan. Minsan lang kung masaya mag-grocery. Okay? Siguro kapag, ano, ayan, kapag mag-grocery ulit ako, sama ka ulit kayo, pero sa iba naman lugar. Okay? Pero, ngayon, hanggang dito na muna ang ating video. Hindi ko na muna ginamit yung mic kasi natitry ako. Kaya try ko, minsan meron, minsan wala. Hindi ko rin alam. So, nahanap ko yung ano yung warranty. Sabi ng kuya, may warranty daw yan, 7 days. Ito. Pero nung chinek ko, parang wala naman, wala namang warranty. O di ba? Hindi ko alam kung ano. Pero hayaan, nagagamitin ko pa rin siya kapag baka kailangan nila ng pahinga. O di ba? Kailangan nila ng pahinga. Sayang eh, okay to eh. Hindi ko alam kung ano, hindi ko alam kung hindi lang siya compatible sa phone ko, pero sabi compatible daw eh. Hanggang dito na muna tayo. I'll see you again on my next vlog, Baby Bite. Thank you so much for watching. This has been your Twinkle in the Sky. Gigabyte! Goodbye!